Hi! Kumusta kayo? So, today, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga produkto na pwede mong itinda dyan sa iyong sari-sari store or meron ka na talaga. Kailangan mo lang mag-stock ng marami kasi again, seasonal na naman ang mga produktong ipapakita ko sa inyo kasi magpapasko. And dahil tayo ay nasa Pilipinas at masyado nating ninanamnam ang kultura natin kapag ka November 1, so sa dito sa atin sa Pinas, pagdating ng araw ng mga patay or yun ko lang siya alam araw ng mga patay. So naghahanda tayo. Usually ang mga hinahanda mga kakanin, mga matatamis. Lalo na dito sa amin sa Bulacan, uso ang biko, uso ang mga maha de blanca, yan, uso yung mga ganyan. Tapos, pagdating naman ng, papasko naman at saka New Year, uso naman ang mga matatamis, uso ang mga leche plants, mga desserts. Kasi hindi naman ako talaga, dahil sa tatlo lang kami lang mag-iina, hindi kami talaga naghahanda. Pero prutas naghahanda ako. So, but anyways, kahit ganun pa man, dahil ako ay sari-sari store owner, so syempre kailangan, meron tayong mga ino-offer na mga bagay na dapat click sa panahon ngayon, sa panahon ng Pasko, ng araw ng mga patay, which is November 1. So, I will gonna show you some products na maaari mong idagdag kung wala ka pa or maaari ka namang mag-stock na. Kasi probably magmamahal to pagdating ng November. Mga 2 weeks, paano ba? Alam ko. Usually kasi nagtataas na sila right after November or second week ng November. So, sa'yo, as a sari-sari store, I would advise na mag-stock na. Kasi ako, yearly, ganun ang ginagawa ko. So, unang-una na dyan, hindi na mawawala, ang kondensada. So, saan nilalagay ang kondensada? Siyempre, leche plants. Lalo na yung mga online seller ng mga, ng mga desserts. Yan, ako, napakarami nilang mamili niyan. Pero ikaw, dahil ikaw ay sari-sari store, siyempre, usually, ang tatakbo sa'yo ay ang mga within the vicinity of your physical store. So, syempre, takbuhan ka ng ikaw ay isang emergency needs nila. Lagi ko nga sinasabi. Kasi, minsan kahit namili na sila, kinapos, kinulang kaysa pumunta pa ng palengke. Meron namang small family lang. So, gagawa lang ng konti. Bibili na lang sila sa'yo. So, eto, meron din tong ganitong style at meron din tong lata na nakalata na nasa latang malaki. So nandun kasi sa taas ng aking kita ba? So yan. Gumagawa din ng maha blanca. So dapat meron kang harina, cornstarch at tsaka ano ba 'yon? Ako kasi meron din ako yung ano ba ang tawag doon? Parang kernel corn. Yung nasa lata na mais. Yan. So, dapat meron ka yan. So, dahil Pasko, laging nagluluto ng ulam, laging may minudo or may apretado whatsoever. Hindi ko alam kasi kung nilalagyan ng apretada. Alam ko lang minudo. So, meron ka dapat laging rino at saka mga tomato sauce. Hindi ko lang may pakita. Nandun, hindi ko nakuha. So, dapat meron kang mga ganon. Meron kang mga pineapple chunks na nasa pouch o nasa lata. So, pineapple chunks. Meron ako nasa lata, meron din ako nito nung nasa pouch kasi mas mura-mura yun. Tsaka, ang pineapple chunks kasi, kapag may mga tao kasi na pag nag-aadobo, nilalagyan ng pinya. So, syempre, hindi rin mawawala ang condense kasi merong mga gumagawa ng mga ano ba tawag dito? Yung green, ano ba tawag dun? Pandan, parang buko pandan, yon. So, kailangan meron kang mga iba't ibang klaseng evaporada kasi
ang tao, may kanya-kanya silang brand na tinatangkilik. So ako, sa store ko, meron akong Alaska na meron akong Alaska Evaporada. May malaki nito, may ganito lang. And then, meron naman din akong Angel. Ayan. So, ganun din naman din sa kondensada. Mayroon silang tinatangkilik. Kasi probably, pagka sinabing Alaska, medyo pricey. Kasi masarap naman talaga. Kasi meron pa niya ng classic. Which is yung red yata. Yung white na parang red yung ano niya. Yung label niya. Tapos, meron naman na ganito lang. So, ito ang mas mabili. Kasi ito ang afford ng tao. At kahit pa paano naman, talaga namang masarap pa din compare sa ibang brand. So, pero meron din akong bell. Meron akong cowbell. So, yan ay dadagdagan ko pagka mga around, it's either mga second week or first week ng November. Maglalagay lang ako para sa ano, para sa November 1. Mga siguro, bago mag third week of October, yan, magpo-provide na ako. I-stock na ako. Siyempre, hindi nawawala ang all-purpose cream. So, talagang napapansin ko, kahit marami nang lumabas na produkto na all-purpose cream, ito pa rin ang mabili, ang gawa ni Nestle. So, kaya lagi akong meron ito kahit padala-dalawa, patatlo-tatlo, kahit hindi seasonal. So, ang all-purpose cream ay ginagamit din sa, ano bang tawag doon? Sa Graham's, sa ano pa ba tawag yun? Yung isa pang dessert na maraming prutas, fruit salad, ayan, pinagsasama to, tsaka ito. Ito ang laging partner. So, dapat hindi ka nawawala. So, syempre, yung iba, ito seasonal dito kasi minsan di spaghetti. Kasi spaghetti na ang pinaka-isa din sa pinakamabilis na pwedeng gawin na menu kapag ka November 1 at tsaka Pasko. And ito, hindi to seasonal. All-time favorite to. Kasi kapag ka may birthday, may okasyon, nahanap to. So, meron na ako ito. So, ito, merong original at saka meron nito yung easy melt. Yung mabilis matunaw. So, syempre, yung iba, nakakalimutan or hindi nakakita ng flavor na gusto when it comes or color na gusto pagdating sa paggumagawa naman ng mga jelly na mga desserts. Kasi may mga gumagawa ng coffee jelly, may gumagawa ng ano pa ba yung gawa sa jelly? Gelatin? Yan. So, magtinda ka ng mga gelatin. Ako, Mr. Gulaman ang aking ano. So, iba't ibang flavor yan at iba't ibang klase. Merong plain, tas color lang siya. Plain yung last lang. Tapos meron naman na parang may scent. Parang may ano na, may essence na, parang gano'n. So, ayan. May iba't pa. Meron akong red, black, kasi nauso nga yung ano, coffee jelly, red. So, meron akong red, black, green, para, yung green naman, para naman sa kuko pandan. So, ayan. So, syempre, kailangan din ng all-purpose cream sa ano sa macaroni salad. So, meron akong ganito. So, ito, mura lang sa akin to. Kasi mura lang naman ang elbow macaroni. So, dapat di ka rin nawawalan. Tsaka yung pasta. Meron din ako kasi para sa spaghetti. So, another one is, ito lagi ito pag Pasko. Hindi nawawala. Tsaka pagka yung may mga birthday. So, meron ako nito. Graham biscuits. So, sa lahat ng ano, na panggamit na Graham biscuits, so, M.Y. San. Ito talaga yun na, M.Y. San. So, meron din itong crush. Kasi pang budbud yata. May mga ganun pang ano. Kasi, mas easy yon kesa yung magdikdik ka pa, dudurugin pa. So, ako, sooner or later, magkakaroon din ako noon. Dati meron ako noon. So, naubos lang kasi, tulad nga ng sinasabi ko, minsan mag-stock ka, lalo na kapag ka pa-season na. Like, halimbawa, pasok ka na. So, dapat nagpe-prepare ka na ng mga school supplies pagka May pa lang, di ba? Para hindi pa nagtataas ang presyo. So, tayo, again, meron na ng mga season na dapat paghandaan. Ang Pasko, ang November 1. So, I would advise you na ahead of time, mamili ka na para mag-stocks para hindi mo abutan yung pagmamahal. So, tayong mga Sari Sari Store owner,
dapat lagi tayong nakaantabay kung kailan ang nagbibinbing pagtaas ng mga pilihin para alam natin kung kailan tayo magpapanic buying. Kasi minsan, alam mo yun, napakahirap. Unlike ng, napapansin ko, ang sigarilyo kasi, at saka ang alak, minsan nauuso pa nga yung black market. Kasi yung pala magtataas. Bigla na lang nilang iipitin yung pagbili ng sigarilyo kasi pala magtataas. Parang nga ganun. So, hindi naman, wala naman kasing commercial ang mga sigarilyo sa TV. So, yan, kailangan lang as sari-sari store owner, dapat ikaw ay laging updated at marami ka laging balita pagdating sa pagtaas ng mga bilihin. Kasi usually, kapag tumaas ang gasolina, sumusunod mga bilihin. Ganon. Ganon tayo. Lagi na lang ganito sa Pilipinas na once na may magtaas na pinaka-basic needs ng Pilipinas, matik susunod ang mga produkto. Tapos, sasabihin kasi mataas ang materials, mataas ang ingredients, ganyan sa mga manufacturing. So, yun, kaya pagka, kasi ganito yan, pag ang produkto ay magiging in demand, tapos mahina ang, konti ang supplies, tumataas ang presyo. Kapag ka naman, mataas ang supplies, konti ang demand, binababaan. Diba? Binababaan kasi nga, hindi masyadong mabili para mabili, kaya bababa ang presyo. So, yan lamang po ay mga ibang produkto na pwedeng na dapat na meron ka sa iyong store o meron ka na, mag-stock ka na lang. So, ito ay isang paghahanda natin dahil sa magkakaroon tayo ng mga okasyon dito sa Pinas dahil tayo ay lagi nating niyayakap ang ating kultura talaga naman taon-taon. Kahit tayo ay medyo kapo sa buhay, talaga naman kahit paano naghahanda tayo. So, ito lang yung mga ibang products na dapat na meron ka sa iyong sari-sari store. So, na-share ko lang kasi matatapos ng September, October na. So, probably October, November, December. So, meron kang abanse. Mga second week of November siguro pwede ka na mag-start or first week ng December. Usually kasi first week ng December, agad-agad nagtataas ni. Napapansin ko, nagtataas siya ng 2 piso, taon-taon. Like ito, nasa 33 or 35 na ang ano nito, ang puhunan nito. Samantalang dati, nung unang nauso to, nasa 28 pesos lang to. So imagine, nasa 28 pesos lang nung nausong gumawa ng mga ganito, ng mga Graham. So yan. So that's additional tips from your Mommy Park, and this is Team Park. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa nag-subscribe at magsusubscribe pa lang. Thank you very much. Have a good day.